Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas. Ngayon naman ay ating i-analyze no ang pasadang nangyari sa bakbakan nila Super Grandmaster Wesley So. Nakaharap niya ang nag-champion sa torneyong ito na si World Champion Magnus Carlsen dito sa katatapos lang na Super United Croatia Rapid and Blitz 2022. Tingnan na kagad natin. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4, nag-E5 si Magnus, nag-Knight F3, nag-Knight C6 at Knight C3 ang ginawang panimpla. Usually nakikita natin Roy Lopez, Bishop C4, nag-Gyoko Piano rin yan eh. Pero dito, nag-Knight C3, nag-Knight F6 at nag-D4, ikinumberte sa scotch game na. Kumapture, capture at nag-Bishop B4. Develop na may pressure na paparating Knight E4. Kaya dito, kinakapture na yung Knight sa C6 bago suportahan ng pawn sa E4. Siyempre, hindi pwedeng baka mapadali ng Bishop D3 suporta, mabibitin ng Knight sa D4. Kaya, capture muna sa Knight, then Bishop D3, nag-D5, ayun. Gusto kagad ng tension sa gitna. At nag-Bishop D2 lang. Itong Bishop D2, bihira lang din gawin to, no? Sa madalas sa pagkakataon, kinakapture lang yun, yun ang natural po, no? Pero dito, nag-Bishop D2, nag-castle. Pero, atin munang timplahin mga kamatsyas, tipong, bakit hindi kinapture ang Knight, eh, parang makukuha yung pawn sa E4? Para maliwanag lang sa atin, no? Kapag kinapture ng pawn, may Bishop takes, ayun. Na kapag nag-Queen takes, Queen E2. Ayun, para kakapturin yung E4 at Bishop F5 ang gagawin, Bishop takes E4. Pag nag-castling, Bishop takes F5. Ayan, no? Rook AE8, babalik Bishop E4, tapos Queen takes E2 at castling, Queen B4. F3, pag dinepensahan, may F5. Ayun, kaya pala dito ang ginawa, Bishop takes H7 na lang, no? Tapos Queen A6. Ganun pa man, equal pa rin itong position na ito. Okay? So, balik tayo mga kamatsyas, no, para maliwanag lang. Papaano naman kung knight ang ipang-capture dito? Bishop takes, capture, then queen to queen, tapos castling queen side check, king e8, may rook d4, bishop e6. Ah, binigay na lang, no? Kasi kapag nag-f5, may rook c4 atake, bishop d7, rook d1. Positional advantage daw dito ang white. Yan pala, isa ring ano yan, ano? Ayun. Kaya dito, eh, kinaslingan na lang ni Magnus para at least yung king malayo na sa gitna, hindi na exposed. At nagcastling lang din, kinapture na. Ayan na. At tinuluyan na ni Magnus yung kahawig, no, ng isa sa mga nakita natin kanina. Ayun. Then queen takes b2, bishop takes, rook b8 ilag, at nag-rook b1. Talagang nagsiguro na si Wesley na mahuhuli na niya ang queen. At nag-rook d8. Ayun, napaka-importante. Ang tore dapat nasa open file, mga kamatsyas. Nag-h4 at yan ang bagong pisa. Bagong pag-aaral dito ni Wesley sa position na ito. Dahil sa madalas sa pagkakataon, f3 ginagawa. Bishop f3. May nag-f3 at may nag-h3. O, dito, lumabas na naman ang bagong tira sa position na ito. At nag-king f8. Ayan, syempre, king must be active. Wala nang queen, wala nang nakakatakot. Kailangan ng hari sa endgame. Nag-rook b3, nag-king e7, at dito nag-rook a3. Ayun, atake sa e7, pero check, timplado pa rin ang mga counterplay dito ni Magnus. Kinapture, capture with check, king g3, rook c4. Ayun, inatake ang bishop, at nag-bishop a4 na lang para depensahan ang pawn sa c2. Kasi, bakit hindi kumapture sa c7? May king d8 kasi, ayun, malalagay sa alanganin. Na dito, ang gagawin na lang ng puti, kakapturin na lang ang pawn, capture, capture. So, halos tablahan lang din. Yun nga lang, bishop pa rin yan, baka mamaya. Pero tingin ko naman, pag nakuha na yung pawn sa h7, wala pa rin. Bishop and rook, ang tibay ng pawns eh. Tablahan lang din yan, kahit na lamang ng isang pyesa. Ang ginawa ni Wesley, nag-bishop a4 na lang, bishop f5, hinabol ang c2, at dito nag-rook a8, nag-h5 muna, threatening check, nag-rook e8 check, king f6, at nag-bishop b3, nag-rook c5. Nag-rook e1, capture, ayan, nag-rook c1, yun ang purpose ng maniobra na ganyan. So, nakapin, pero may check eh, sakto pa rin na nakailag. King h2, saka kinapture, at dito nag-c5, nag-rook c4, nag-rook f5, threat ang pawn, nag-f3 muna, nag-g5, at dito, tuluyan ang nilinis ni Wesley ang queenside pawns. At dito, 3 pawns versus 2, isang side, tablayan mga kamatsyas. No? Huwag lang mag-blunderations talaga ang white
tabla talaga yan. Hindi kayang pilitin yan kahit na may extra pawn pa ang black. Ito nangyari, rook b6 check, rook f6, rook b5, rook a6, rook b8, f6, at nag g3 check. Baba lang, ayan lang ang setup. Bakit pumunta sa rook h8? Kasi para hindi makaangat ang king, mabibitin ang pawn sa h5. So nag-rook a7, rook g8 check. Oh, laging nandito eh. Nakabantay, di ba? Rook h7, rook g8 check, king f5, at nag-rook a8 para naman kulitin ang mga check-check. Rook b7, balik uli para i-threat ang pawn sa h5. Yan ang tamang setup niyan, ha? Para hindi mapilit ng black dito. Baka kasi kung ano-ano gawin, nako, baka mapilit pa. King g6 bumalik at dito nag-check ulit. Harang rook h8. Nakita nyo technique dito sa rook and pawn, ano? Rook h7, rook g8, checking f5. Ayun, rook a8, nag-h4 na. So dito, check na ulit. King g6 at nag-king g2. Ayan, para capture, 2 versus 1. Wala pa rin bisa yan, mga kamatyas. Di pa rin mapipilit. Ayan, rook a8 ulit. Rook b3, check ulit. Ayun, di pa taman doon para kulitin ng check. At dito, nag-rook e3, check. Umiwas. Nag-rook a8, rook e7, check ulit. King f5, ayun o. Oh. Okay, sana matuto tayo, mga kamatyas. Makuha natin yung technique ng pagdepensa sa advantage position ng kalaban. Advantage kasi mayroong pawn eh. Diba? Pero tabla pa rin yan. Okay, tabletas ang nangyari sa kanilang laban, mga kamatyas. Eh talagang nung moment na ito, eh leading talaga si Magnus. Pilit na gustong habulin talaga ni Wesley, no, nung time na yan. Kaso wala eh, hindi na hila pababa. Tabla lang. Buti nakatabla pa, no, kasi one pawn up. Advantage pa rin si Magnus kung tutuusin. Okay, i-analyze natin sa susunod yung mga best games pa, yung mga pisaan dito sa last crucial day na nangyari. Laro ni Wesley, laro ni Magnus, tututukan natin. Okay, mga kamatyas, kailangan ko uli umabot ng 8 minutes. No? Wala pang 8 minutes itong ginawa kong recording, kaya bullet muna tayo. Pasada muna tayo ng bullet. Ay, kabilis. Ayan, 26 ang kalaban natin. Mabilis masyado, huwag mo akong biglain. Mabilis masyado, huwag mo akong biglain. Mabilis masyado. Mabilis masyado. Dito muna tayo. Capture. Check. Mabilis masyado. Huwag mo akong biglain. Uy, grabe siya. Ang daming pyesa. Ah, gawin ko dito na lang. Alright, so okay na ba yun? Okay na, no? Naka 1 minute na ako, no? Ayan, ang kalaban natin ay 26.76 ang rating, minus 4 siya, nag plus 4 ako dito sa bullet. Kaya ang aking bagong rating sa bullet ay 27.73. Okay, maraming salamat po ulit. Sana natuto kayo at naglalambing. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-notify kayo. Gayon din sa ating bagong channel, I am Space Rod Twinks, para sa English Chess Channel, at sa ating Facebook page, Kamatyas, mag-follow na kayo. Sa ating official website, kamatyas.com, mag-join na kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.